Salubungin ang isa sa pinakatanyag at nakakatakot na mga kwento ng Pilipinas, ang kababalaghan ng Balit Drive. Sa gitna ng madilim na gabi, ito ang kalsadang kilalang kilala sa mga kwentong may mga multo at kababalaghan. Balete Drive, isang makasaysayang lugar sa Maynila, ay sinasabing tampok ng mga di kapanipaniwalang kaganapan. Marami ang nagpatotoo na nakakakita ng mga umiikot na kaluluwa, nagpapakita ng kanilang liwanag sa dilim ng gabi. Ang kalsadang ito ay naglalaro ng malaking bahagi sa mga alamat at mga kwentong pambatang takutan sa buong bansa. Ang misteryo ng Balit Drive ay sumisimbolo sa nakaraan ng Pilipinas, kung saan nagtatagpo ang realidad at kababalaghan. Maraming mga kwento ang naglalakbay mula sa bibig ng mga taong nagtapat ng kanilang mga nakakatakot na karanasan sa kalsadang ito. Ang mga multo, ang mga anino, at ang mga pagbangon mula sa libingan ay nagpapahiwatig ng kakaibang enerhiya na nananahan sa lugar na ito. Ngunit, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga kwentong ito? Totoo bang nababalot ng kababalaghan ang Balete Drive, o mga likha lamang ng malikot na imahinasyon? Maraming mananaliksik ang naglakbay patungo sa mga lugar na ito, nagbantay sa gitna ng dilim, at sumailalim sa seryosong pananaliksik upang tuklasin ang katotohanan. Isang kwentong nakapagtatakot ay nangyari noong isang gabi sa Balit Drive. Isang mag-asawa ang naglalakad pauwi matapos ang isang gabi ng paglibot sa lungsod. Habang sila ay naglalakad, biglang napansin nila ang isang nakakakilabot na boses na lumulutang mula sa kahabaan ng kalsada. Ang tinig ay nag-iingay ng kalungkutan at pagmamakaawa. Dahil sa kuryosidad, hinanap ng mag-asawa ang pinanggalingan ng boses. Sa isang dulo ng Balete Drive, natagpuan nila ang isang lumang puno ng balete na sinasabing tahanan ng mga maligno at mga kaluluwang hindi mapalagay. Nagpatuloy ang pagsisidlan ng takot sa kanilang mga damdamin, ngunit ang mag-asawa ay nagpasyang maging matapang at lumapit sa puno. Isang malakas na kahalayan ang kanilang naramdaman habang ang boses ay humihingi ng tulong at nagbabalak na sila ay makulong sa ilalim ng puno. Dala ng awa at pagkatakot, sinubukan nilang tumakas ngunit biglang napahinto sila. Ang mga kamay ng mga anino ang humawak sa kanilang mga balikat, nagdulot ng malamig na sensasyon sa buong katawan. Ang mga anino ay nagpapahiwatig ng mga hindi malutas na mga pangyayari sa kanilang nakaraan at ng pagkakasala na nagpatuloy sa kanilang mga kaluluwa. Napilitan ng mag-asawa na harapin ang mga multo ng Balit Drive. Sa kanilang katapangan at pag-aasam na malutas ang mga bangungot ng mga kaluluwa, nagpakita ang mga anino ng galit at pagkasuklam. Subalit, hindi nila alam na ang tapang at pagmamahal ng mag-asawa ang maglalagay ng katapusan sa sumpang nakasalalay sa Balit Drive. Sa tulong ng isang anting-anting na hindi inaasahan, natagpuan ng mag-asawa ang lakas upang mapalayas ang mga anino. Ang mga kaluluwa ay nawala, at ang katahimikan ay bumalik sa Balit Drive. Mula sa araw na yon, ang mag-asawa ay nagsimulang magbahagi ng kanilang kwento, nagpapalaganap ng kahalayan at misteryo ng Balete Drive. Hanggang ngayon, ang lugar na ito ay binabantayan ng mga pagsasalaysay ng mga taong nagnanais na malaman ang katotohanan, at nagbabantay sa mga landas ng mga naglakad bago sila. Ang kalsadang ito ay patuloy na naglalarawan ng mga kahiwagaan ng nakaraan ng Pilipinas, pinapakita ang di maipantayang katatakutan at katapangan ng mga taong handang harapin ang mga himala ng buhay. Ang Balete Drive ay hindi lamang isang kalsada, ito ay isang patotoo sa kultura ng Pilipinas, kung saan ang katatakutan at kababalaghan ay patuloy na nagpapangiti sa ating mga katha.